Jack, kamusta ang sitwasyon? Marami bang stranded? At paano ngayon ang mga tiket ng mga ito? Well, Karen, no, yung sitwasyon dito sa Batangas Port sa nakikita nyo nga sa ating likuran ay walang katao-tao dito kasi kanina nung in-announce na kanselado na ang mga biyahe ng mga barko ay nagpasya ang port management dito sa Batangas na pauuwiin muna ang mga stranded na pasahero, kumbaga pinabalik sila sa kanilang mga point of origin. And kung yung option na yan, isa pa kayong pwedeng tingnan na option doon sa mga stranded, no? Kung mayroon naman kayong matutuluyan na kamag-anak or kaibigan or pwede may extra money kayo para magstay sa mga hotel dito, well, isa pang option yan. Kumbaga, papintayin nyo na gumanda ang panahon dito sa Batangas at mag-resume ang mga biyahe. Pero definitely, Karen, hindi option ang magstay dito sa Batangas Port. Muntik nang maunsyame ang long weekend na plano ni Robin Garcia at ng kanyang pamilya. Sumungit na kasi ang panahon dahil sa bagyong Paeng, kaya kinansela na kaninang umaga ang lahat ng biyahe ng barko. Laking pasalamat ni Robin dahil umabot siya sa huling barko na umalis ng Batangas Port patungong Mindoro. Dapat ay bukas pa kami, so naisip namin baka nga may bagyo, tsaka para konti yung tao, ngayon na kami pumunta. Pero bago mag-alas 11 ng umaga, isinira na ng Philippine Ports Authority ang gate ng Batangas Port at itinigil na rin ang pagbebenta ng tiket. Ihininto na ang biyahe ng mga barko sa Batangas Port patungo sa lahat ng destinasyon dahil sa bagyong Paeng. Pababalikin natin sa kanilang tinatawag na point of origin. Makikiusap tayo, meron naman tayong coordination sa ating lokal na pamahalaan, ano? Meron din sila mga evacuation center kung maaari nilang i-accommodate. Humigit kumulang 100 pasahero naman ang stranded sa Northport Passenger Terminal sa Maynila. Kabilang ang ilang sangkol at senior citizen. Matapos kansilahin kaninang hapon ang biyahe nila patungong Bacolod dahil sa bagyong Paeng. Gustuhin man ni Joseph Lenilia na bumalik na lang sa Lawag, wala na rin aniya siyang sapat na pera. Kaya sa terminal na lang aantayin ang bagong petsa ng biyahe sa November 1. Sigurado talaga gutom, maabutin ko. Kanina lang po umaga dahil sabi ko pag-akyat kami ng barko may libreng kain naman yun. Ngayon kung nakansil pa, paano wala kami makain. Wala talagang pera mo, wala na. Nanghihinayang naman si Criselda Dignos na bitbit pa ang dalawang buwang sanggol dahil hindi sila makakadalo sa pagtitipon ng pamilya na inintay nila ng 8 taon. Pasensya na po kasi hindi kami makakauwi, lalo na po sa papa at mama ko na umasa talaga kasi mahabang panahon na hindi po tayo nagkita. Paliwanag naman ng tugo, prioridad nila ang kaligtasan ng mga pasahero, kaya nagkansila ng biyahe ng mga barko. Pero pwedeng magparebook ng libre o magparefund. Sa Bicol Region, nasa 762 na mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan matapos ipatigil ang biyahe ng mga barko dahil sa bagyong Paeng. Pinakamarami ang nasa Matdog Port na may 461 na stranded na pasahero. Sa Mindoro Oriental, alas 11 kaninang umaga nang i-anunsyo ang kanselasyon ng lahat ng biyahe ng barko, papasok at palabas ng pantalan. Matapos isailalim sa Tropical Cyclone Signal No. 1 ang lalawigan. Okay, Karen, dun sa isang tanong mo, no, na hindi ko nasagot kanina, yun nga, pwede silang mag-refund or magparebook pero kailangan nila makipag-ugnayan dun sa shipping line na concern or kung saan sila kumuha ng ticket. Ngayon, dun sa mga kansilado yung biyahe, yung mga affected dun, no, pwede silang mag-monitor sa Facebook page ng Batangas City Port para malaman nila kung kailan magre-resume ang kanilang mga biyahe. Karen.